Hello everyone! Magandang good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Alright, we are here ulit po para po mag-share ng Word of God, okay? Makapagbasa ng Bible. At syempre, okay, tayo ay matututo, okay, ng salita ng Panginoon. Hoping and praying na mausap ang Banal na Espiritu po sa atin. At ngayon po ay nasa Matthew chapter 28 na po tayo. Okay, kahapon po ay nasa chapter 27 tayo ng last verse. Okay, at ngayon ay matutunghayan natin, okay, yung pagkabuhay ng Panginoon. Alright, so ang pamagat ng ating tatalakayan po ay muling nabuhay si Jesus. Napaka-exciting itong part na to. Okay, kaya stay tuned lang po kayo. Sabi dito sa verse 1, at sa pagkatapos ng araw ng Sabat, nang mag-uumaga na sa unang araw ng linggo, si Maria daw na taga Magdala at ang isa pang Maria ay pumunta upang tingnan ang puntod. Okay, so si Maria daw, okay, at yung isa pang Maria ay sila po ay pumunta sa puntod ng Panginoon. At sabi sa verse 2, at narito nagkaroon ng malakas na lindol sapagkat ang isang anghel ng Panginoon ay bumaba mula sa langit at siya ay dumating at iginulong ang bato mula sa pintuan ng libingan at siya ay umupo sa ibabaw nito. In verse 3, ang kanyang anyo ay katulad ng kidlat. Okay, yung anyo daw po ng anghel, okay, ay anyo ng kidlat at yung damit niya daw po ay maputi na parang niebe. And verse 4, at sa takot ng mga nagbabantay, sila ay nanginig at naging parang mga patay. So sa bato or sa puntod ng Panginoon ay meron po kasing nagbabantay po doon. Okay? So yung mga nagbabantay po doon ay nanginig at parang sila po ay namatay nung nakita nila na merong isang anghel na pumunta sa buntod ng Panginoon. In verse 5, at ang anghel ay sumagot at sinabi sa mga babae, huwag kayong matakot sapagkat alam ko na ang hinahanap nyo ay si Jesus na siyang ipinako sa krus. In verse 6, wala siya rito sapagkat siya ay ibinangon ayon sa kanyang sinabi. Ano nga ba yung sinabi ng Panginoon that time? Okay, talakayin natin. Ang Diyos po ay nagsabi sa mga Hudyo or sa mga tao, okay, sa mga saserdote, kila Pilato, sinabi ng Panginoon na ang Diyos, okay, siya ay mabubuhay after 3 days. So, nung kahapon ay tinalakay natin na yung mga saserdote at sila Pilato ay nag-meeting po, okay, sila ay nagkaroon ng conference para, okay, pag-usapan yung sinabi ng Panginoon na after 3 days, ang Diyos po ay mabubuhay. At dito sa verse or sa chapter 28, nakita natin na nangyari. Okay, yung after 3 days na sinasabi ng Panginoon ay siya po ay mabubuhay. Kaya ang sinabi ng anghel na pumunta sa puntod ng Panginoon, so ang ginawa ng anghel, okay, tinanggal niya yung bato. Okay, that time kasi, okay, yung isang puntod ay merong daan doon, okay, or pintuan na bato, okay. So yung anghel, okay, tinanggal yung bato, okay, at nakita siya ng mga babae at yung mga kawal, mga nagbabantay, nagulat sila. At sinabi ng isang anghel, okay, na ang Diyos ay nabuhay na. Okay, parang ganun yung sinabi niya kasi nga, sabi dito sa verse 6 na wala siya rito sapagkat siya ay binangon ayon sa kanyang sinabi. And verse, okay, 6, halika kayo, tingnan nyo ang dako kung saan hinimlay ang Panginoon at magmadali kayong pumunta at sabihin nyo sa kanyang mga alagad na siya ay binangon mula sa mga patay at narito siya ay mauuna sa inyo patungo sa Galilea. Siya ay makikita nyo roon. Narito sinabi ko na sa inyo. In verse 8, kaya sila ay nagmadaling umalis mula sa libingan
na may takot at malaking kagalakan. So, sila Maria, okay yung mga nakita na nakakita na merong isang anghel at sinabi ng isang anghel, okay, na magmadali kayo, umalis kayo, okay, mula sa libingan, okay. Nung pag-alis nila ay sila ay may takot konti. Pero, yung kanilang experience ay malaking kagalakan. Sobrang nagalak sila. Bakit? Kasi, nabuhay ang kanilang Panginoon. Okay? So, ako mismo ay nagagalak din. Bakit? Kasi, dito sa kwento ay nakita natin na ang Diyos ay totoo. At hindi namamatay ang Panginoon. Kundi, siya ay naipako sa krus. Pero after 3 days, siya po ay nabuhay. Ninakaw ba nila Maria yung puntod ng Panginoon? Hindi. Okay? Anong nangyari? Merong isang anghel, okay, na nagbukas, okay, na sinabi na wala na ang Panginoon dun sa bato o sa puntod. Ang sinabi ng anghel ay nabuhay na. At sabi dito sa verse 8, kaya sila ay nagmadaling umalis mula sa libingan na may takot at malaking kagalakan at sila ay tumakbo upang ibalita sa kanyang mga alagad. In verse 9, at habang sila ay nasa daan upang balitaan ang kanyang mga alagad, narito sinalubong sila ni Jesus na sinasabi, magalak kayo. Okay, so ang Panginoon ay nagpakita, okay, sa mga gusto magbalita na nakakita na ang Diyos ay nabuhay na, okay, nagpakita ang Panginoon, sabi niya, magalak kayo. Okay, and verse 9, sa last sentence, at sila ay lumapit at hinawakan ng kanyang mga paa at siya ay sinamba nila. And verse 10, kaya sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot, umayo kayo, ibalita nyo sa aking mga kapatid upang sila ay makapunta sa Galilea at ako ay makikita nila roon. Akalain niyo yun. So ang Diyos ay magpapakita, okay? At para maniwala, okay, yung mga alagad niya. That time kung makita ko, binabasa ko itong Bible, okay? Nasabi dyan, humayo kayo at ibalita. Ngayon po, andito po ako para ibalita po yung magandang balita ng sinasabi ng Panginoon na kailangan namin i-share yung Word of God, i-share yung magandang balita, yung good news na pwede tayong maligtas sa impyerno sa pamagitan ng Panginoon. Okay? Ang kailangan lang po natin, okay, ay lumapit sa Panginoon at tagapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Magsisi po tayo sa ating mga kasalanan kasi ang Diyos po ang magliligtas sa atin. Kung sa ating kwento, okay, ang Diyos po ay napako sa krus. Ang Diyos po ay binigyan ng korona sa kanyang ulo na mga tinik. At ang Diyos po ay namatay sa krus. And after 3 days, siya po ay muling nabuhay. Bakit siya napako sa krus? Para bayaran yung ating kasalanan. Kaya we are here to share the salvation. Kung ikaw kapatid, hindi mo pa alam kung saan ka pupunta pag namatay ka, ito na yung time para malaman mo. Okay? Kapag na tayo po ay namatay, ang mapupuntahan po natin or ang bagsak po natin kapag tayo po ay namatay, sa impyerno po ang bagsak po natin. Bakit po? Kasi sabi sa Romans chapter 3 verse 23, okay? Na ang lahat ng mga nakagkasala ay hindi makaabot sa kaulatian ng Panginoon. Lahat daw ng makasalanan hindi makaabot sa langit. At sabi sa Revelation 21:8, okay, andun yung mga kasalanan, lahat ng mga hindi na nampalataya sa Panginoon, hindi naniwala sa Panginoon, nakagawa ng kasalanan, napagnanakaw, okay, or pagpatay ng tao, at lastly, okay, ay pagsisinungaling. Madami pang mga kasalanan dun na nakalagay,
Pero gusto ko siyang isama rin sila or yung familiar sa atin, especially yung pagsisinungaling. Kung ikaw kapatid, nakapagsinungaling ka, part ka na sa impyerno. Nakakalungkot yun. Pero sabi ng Panginoon sa verse 9, humayo kayo at ibalita. Okay? Ngayon ay ibinabalita po namin ang magandang balita na baka ngayon nyo lang nalaman. Okay? Hindi pa huli ang lahat para tayo po, okay, ay magsisi sa ating makasalanan at tayo po ay maligtas sa impyerno. Sa impyerno po, merong uod na hindi namamatay, napakainit, okay? At habang buhay na po tayo doon. Kung dito nagagawan pa natin ng paraan, mag-electric fan lang tayo, magpa-aircon tayo, punta tayo sa Baguio, sa Magmansa para lumamig. Pero sa impyerno po, ay wala na pong solusyon para lumamig at makawala po tayo. Kaya ang kailangan po natin ay mag-decide po ngayon. Kung hindi tayo mag-decide ngayon na tayo po ay magpakumbaba sa Panginoon, hindi po natin siya tatanggapin, sayang yung ating kaluluwa. Sayang yung ginawa ng Panginoon na po na siya po ay napako sa krus, okay, at bayaran yung ating kasalanan. Kaya nga po ngayon, okay, tayo po ay magbe-base or susunod sa Panginoon dahil binayaran niya po yung ating kasalanan. Okay? Siya po ay napako sa krus at ngayon tinatalakay po natin na siya po ay muling nabuhay. Bakit? Kasi Panginoon po siya. Okay? Ang Diyos po ay makapangyarihan. Kaya ililigtas niya po tayo sa impyerno. Okay? Sabi sa John 14:6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Okay? Sabi sa Romans 10:9-10, okay? Kung sino, okay? Ang tatanggap sa Panginoon bilang Panginoon, bilang Panginoon niya, okay, at magtitiwala sa kanya, magpapakumbaba, okay, siya ay maliligtas. Thou shalt be saved with ED. Kasi, kung ngayon, tatanggapin mong Panginoon bilang Panginoon, ngayon mismo, ikaw ay maliligtas. Ang Diyos yung nakakalang, hindi ako maliligtas sa iyo, hindi religion, hindi church, hindi ako, lahat kong sinasabi, hindi kami. Kami lang po ay ginagamit ng Panginoon para po i-share yung Word of God, yung Gospel. Ginagamit lang po kami para po kaming mouthpiece, okay? Hindi kami yung magliligtas, kundi ang Panginoon. At we have a prayer na susundan nyo lamang po kami, okay? Hindi po ito yung daan para, hindi po ito yung para magliligtas sa atin na prayer. Ito lang po yung paraan para tayo po ay maligtas sa impyerno. Igagayad ko lang po kayo sa prayer. Okay po? Kung gusto niyo po, sabay po kayo sa prayer. Ang pinupoint ko po, kailangan po natin ang Diyos sa ating buhay at tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas at tayo po ay magpakumbaba. Let's pray. Sundan niyo po ako, ha? Panginoon, salamat po at kayo po ay nabuhay after 3 days. Akala namin ay hindi na kayo mabuhay. Akala ng lahat, akala ng iba. Pero salamat dahil ang inyong pinangako na after 3 days, kayo po ay mabubuhay. Salamat po dahil binayaran niyo po ang aking kasalanan. Kaya ngayon, ako po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad, at nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok po kayo sa aking buhay at papasukin niyo po ako sa inyong kaharian. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po, okay, sabi dito sa Romans 8:1,
na wala na pong hatol na kay Kristo na. At tayo po ay hindi nalalakad sa flesh, kundi lalakad po tayo doon sa, okay, sa Espiritu, sa biyaya ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. Kaya kung tayo, okay, ligtas na. Ang Diyos po'y nakakalam, okay, ang Diyos po'y nakakalam, hindi po ako talaga mismo na, oh, ligtas ka na. Pero ang Diyos po'y nakakalam. Kung taos-puso po tayong tinanggap ang Panginoon, okay, at talagang sisi po tayo sa ating mga kasalanan, tatanggapin po tayo. At wala na pang hatol, sabi na sa Romans 8:1, wala na pang hatol na kay Kristo. Okay? Kaya i-enjoy po natin yung pagiging ligtas natin. Okay? I-enjoy natin ang langit. Time will come. Okay? Sa langit ay merong street of gold, merong isang puno na 12 fruits, at merong tubig doon na as crystal, parang diamond. Okay? Then, nakita nyo ito? Okay, hindi pa yan sobrang linaw. Mas malinaw pa po yan sa langit. Salamat po sa inyong panonood. Hoping and praying. Okay, na makikita po tayo. Time will come at kung na mga sumusuporta sa ating Facebook Live. Okay? Purihin po ang Diyos. Okay? Sa ating ginagawa. Sa ating paglilingkod sa Panginoon. Okay? So, see you tomorrow and God bless. Tapos na po tayo.